Kamusta mga kaibigan? Tunghayan po natin ang 14 na kabanata na ngayong nandito ka. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. You know what? I can handle this myself, Angelo. Nasa boses ni Thunder ang galit. I don't need help from any lawyer. Pagkasabi niyon, ay lumakad na ito palayo. Hindi sanay si Christine sa ganoong ugali ni Thunder. Kaya ilang sandali pa na nakatulala lang siya na dinaanan ng lalaki. Nagitla pa siya nang akbayan siya ni Angelo. What's wrong with him? Tanong niya dito. Tumitik si Angelo sa kanya. Hindi mo ba alam? Your family lawyer is his father. Seryoso ang sabi ni Angelo. Labi siyang nagulat sa sagot ni Angelo. Ibig sabihin, si Thunder ang isa pang anak na lalaki ni Attorney Ramirez sa unang asawa. Naalala pa niya ang sinabi ni Thunder kanina. That it was useless to trust that kind of lawyer. Bulong niya sa sarili. He was right. Pinagkatiwalaan din niya ang abogadong iyon. Pero nagawa siyang iwan ni Attorney Ramirez sa gitna ng pagsubok. Dahil lamang sa mas mahalaga para sa matanda ang pera. Pero bakit mukhang galit din kay Attorney Ramirez si Thunder? Tanong pa niya sa sarili. Inalis na iyon ni Christine sa isip dahil alam niyang personal na buhay na iyon ni Thunder at Attorney Ramirez. Ilang linggo pa ang lumipas, pero wala pa rin balita sa kinaroroonan ni Tyrone. Christine started to panic dahil hindi niya alam kung nasaan si Tristan. Baka kung ano na ang nangyari sa kanyang pinsan. Sa mga panahon na yon, walang tigil si Angelo sa pakikipag-usap sa mga kakilala para lamang mapahanap si Tristan. Sobrang nagpapasalamat si Christine sa lahat ng ginagawa ni Angelo sa kanya. Ilang gabi na din si Christine na nasa kwarto ni Angelo natutulog dahil na rin sa kahilingan ng binata. And she was more than willing to give him everything he asked. Marahang hinaplos ni Christine ang mga labi ni Angelo. Natigilan pa siya nang bahagyang umungol ang binata at nagmulat ng mga mata. Bakit gising ka pa, baby? Wika nito. Hinigit siya ni Angelo palapit sa katawan nito at niyakap ng mahigpit. Kinabukasan ay hindi mapalis ang ngiti ni Christine habang naghahanda papunta sa farm. Pagbaba niya ay nasalubong pa niya si Doña Olivia at bahagya pa siyang nailang na pakiharapan ang Doña. Iha, hindi ka pa ba nag-aalmusal? Papunta ka na ba sa farm ngayon? Nasaan si Angelo? Tanong ng Doña at niyaya siyang maupo sa sofa. Nasa kwarto po si Angelo. Nakayukong sabi ng dalaga. Ganun ba? Hinahanap kayo ni Jericho kanina. Nasa farm ng batang yon at naghahanap ng mapaglilibangan. Biglang umasim ang muka ni Doña Olivia. Nandito pa din si Amara. Hindi ko naman maitaboy. Tinitingnan siya ng ginang. You're blooming, iha. Dahil ba bumalik na si Jericho? Tanong pa ni Doña Olivia. Hindi po. Nagkausap na po kami ni Jericho noong nakaraang gabi pa. Nung bumalik siya. Everything has been settled. We're still friends po. Sabi ng dalaga. Alam ko, iha. Sinabi ko sa kanya na kausapin kanya para maayos niyo ang problema niyong dalawa. Mabuti naman at pinakinggan ako ng batang yun. Salamat naman at nagkaayos na kayong dalawa. Nakangiti pang sabi ng ginang. Thank you po sa lahat. Sabay hawak ni Christine sa kamay ng ginang. Pagkatapos ay hindi niya napigilan ang mapaiyak. Pinunasan ng ginang ang kaniyang mga luha. Wala iyon, iha. You're like a daughter to me. And I really wish na sana nga ay anak na lang kita. Mangyayari na sana yun kung hindi ka pinakawala ni Jericho. Malungkot na sabi nito. Ngumiti si Christine sa ginang. Kung alam lang ni Doña Olivia kung ano ang namamagitan sa kanila ni Angelo.
bulong niya sa sarili. Anong drama to, Mama? Biglang paglukso ng puso ni Christine nang marinig ang boses ni Angelo. Sabay pa sila ni Doña Olivia na napatingin dito. Nating iho, bakit ngayon ka lang din bumaba? Hindi ka na sumasabay ngayon sa pagkain. Nagtatampong wika ng mama ng binata. Hinalikan naman ng binata ang pisngi ng ina. Sorry, Mama, hindi na mauulit. Medyo naging busy lang po ako nitong mga nakaraang araw. Pero babawi po ako. But I really need to go now. Hihiramin ko muna si Christine. Nagulat pa si Christine nang biglang hawakan ni Angelo ang kanyang kamay at marahang hinila patayo. Napatingin siya kay Doña Olivia na nakatingin naman sa kamay ni Angelo. Pwede ba, Ma? Pamamaalam uli ni Angelo. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ng Doña at tumango. Just make sure na hindi mo uli siya aawayin, ha? Tiningnan ni Christine si Angelo. She knew that kind of stare from him. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa gustong ipahiwatig ng binata. Of course, why should I? Nakangiti na sabi ng binata. Sige na, umuwi kayo ng maaga. Pauwiin mo na rin si Jericho. Paalala ni Doña Olivia sa kanila. Pansamantalang iniwan si Christine ni Angelo sa bahay ni na Aling Juana dahil may kailangan daw asikasuhin sa ibang lupain bagong bili ng binata. Eksakto namang nasa bayan si Aling Juana, kaya silang dalawa uli ng panganin anak ni Aling Juana na si Dayan ang naiwan sa bahay. Panay ang pangungulit ni Dayan kay Christine tungkol sa buo niyang pagkatao. Kaya napilitan siyang ikwento na sa dalaga ang lahat. Tumayo naman ito nang biglang nakarinig ng ugong ng sasakyan. Baka si Kuya Angelo na yon. Sabay labas nilang dalawa ng dalaga. Sabay pa silang nagulat nang makita si Jericho at Amara na magkasama. Andito ko lang pala, Christine. Kanina ka pa namin hinahanap. Nakita niyo ba si Kuya? Tanong ni Jericho. Hindi niyo ba nakita sa farm? May kailangan daw kasi siyang asikasuhin. Sagot ni Christine. She's your ex, right? Sabat naman ni Amara at tiningnan pa si Christine ng masama. That's 3 years ago. Hindi na kailangan pag-usapan pa. Wika ng binata nang biglang mapatingin sa kanyang leeg. What happened to your neck, Christine? Natigilan naman si Christine sa tanong ni Jericho. Mind your own business, Jericho. Sita niya dito. Nakita pa niya ang isang pilyong ngiti sa mga labi ng binata. I see. Are those bite marks, Christine? Kaya pala hindi kayo nakapag-almusal kanina ni Jericho. Saway ni Christine sa binata, kasabay ng pag-iinit ng kanyang muka. Sinika pa man din niyang takpan ang mga love bite na ginawa sa kanya ni Angelo kagabi. Yun pala ay mabibisto rin to ni Jericho. Bulong niya sa sarili. Halos patay na si Christine nang tinging ipinukol ni Amara sa kanya. Habang si Dayan ay nagtataka pa rin sa nagiging takbo ng usapan. Pareho lang talagang si Jericho at Thunder na pahamak sa buhay. Sabi niya sa sarili. Sabay-sabay pa silang napalingon sa isang sasakyan na pumarada malapit sa kanila. Christine's heart started to jump out of her chest nang bumaba si Angelo mula sa sasakyan at agad na nagtama ang kanilang mga mata. It's good to see you here, bro. Kanina ka pa namin hinahanap. Bati ni Jericho kay Angelo. Hindi sinagot ni Angelo ang kapatid hanggang sa makalapit sa kanya. Nagulat pa si Christine nang kabigin siya ni Angelo palapit at hinalikan sa mga labi. His kiss was gentle. Bumalik lang si Christine sa realidad nang marinig na tumikim si Jericho. Bahagya siyang humiwalay kay Angelo at nakita pa niya ang biglang pag-walk out ni Amara at pumasok sa sasakyan ni Jericho. I'd miss you. Bulong ni Angelo sa kanya. Napatingin siya sa binata. Parang ang tagal nating hindi nagkita, ah. Nakangiting sabi niya dito. But deep inside ay namimiss na din niya ito. Sobrang mahal na niya ang binata.
Ngumiti lang si Angelo nang akmang hahalikan uli siya nang biglang nagsalita si Jericho. Stop it! Mamaya na yun sa bahay. May batang nanonood, sabi ni Jericho. Napatingin si Christine kay Diane na nakatulala pa rin sa kanila. Let's go inside. Mukhang may mahalaga silang pag-uusapan. Wika ng dalaga. Maagang nagising si Christine kinabukasan para tumulong sa kusina nang mabungaran niya ang hindi inaasahang bisita. Franco, ano ginagawa mo dito? Tanong ni Christine sa lalaki. Malapad ang ngiting lumapit sa kanya si Franco. I came here for a week vacation. Gusto ko muna mag-unwind. Puro trabaho na lang kasi ako this past few months. I'm really tired of it. Pinili ko ang lugar na to kasi andito ka. Seryosong sabi ni Franco sa kanya. Natigilan si Christine sa sagot ng lalaki. May problema ba, Christine? Ayaw mo ba akong makita? Tila nagtatampong tanong ni Franco. Hindi naman, Franco, kaya lang... Kasi... That's good. I also want to invite you to my resort in Bantayan Island. Akong bahala sa gastos. Okay lang ba sa'yo? Tanong pa ng binata. Siya lang ba ang iimbitahan mo, Franco? Sabay pa silang napatingin ni Christine at Franco sa nagsalita. At dito na po nagtatapos ang 14 na kabanata na ngayong nandito ka. Sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.